Bago po ang lahat, nais ko pong magpasalamat po muli sa inyo dahil naka 200 subs na po tayo. Maraming salamat po sa suporta sa mga bago po nag-subscribe at sa mga nauna po nagtiwala. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo maiisa-isa pero maraming salamat po. Gusto ko lang pong i-shout out sila Sir Alvin Cabardo. Sir, maraming salamat sa suporta. Kay Sir Wilkins Vallespin. Sir, maraming salamat po. Kay Sir Roden Bagay. Sir, maraming salamat sa pag-sub. Sir Roger Pulmones. Sir, maraming salamat. Sir Melvin Peralta. Sir, maraming salamat sa suporta mo. Kay Sir Wonderful Sam. Sir, maraming salamat po sa pag-subscribe at ingat kayo dyan sa Abu Dhabi. Kay Sir Jojo Hulo. Sir, maraming salamat po sa suporta. Ingat sa pagbike dyan sa Kentucky. Sir Dungo Daniel, sir, maraming salamat po sa suporta. Kay Ma'am Sally Biares, ma'am, maraming salamat po. Kay 70 Star, sir, maraming salamat po sa pag-comment, sa pag-sub po, maraming salamat po. Kay Ma'am Marian Wolf, ma'am, maraming salamat po sa suporta. Kay Sheila Tanilon, ma'am, maraming salamat po sa pagsuporta. Kay Sir Ramon Villanueva, maraming salamat po, boss. Kay Ma'am Beb Malandak, ma'am, maraming salamat po sa pagsuporta. Kay Ma'am Bes Mads, maraming salamat po, ma'am, sa pag-subscribe, sa pagsuporta. Kay Era 130, ma'am, maraming salamat po sa pagsuporta. Kay Jeff Summers, min, salamat sa pag-subscribe. At kay Boss Allison Opaon, boss, maraming salamat po sa pagsuporta. Nagang salamat sa tanan. Maraming salamat po. At sa mga co-narrators ko na wala pong sawang sa pagsuporta sa amin kahit mga bago pa lang kami, maraming salamat po. Lalo na po sa Philippine Horror Community, maraming salamat po. Hindi ko na po kayo maiisa-isa. Pasensya na po. Pero banggitin ko lang po yung mga nakalimutan kong banggitin noong nakaraan. Sa Pinoy Thriller TV, boss, maraming salamat po. Kilabot Channel, ma'am, maraming salamat po sa pagsuporta. Creepy Junkie TV, boss, maraming salamat po. Kay Katakot Stories, boss, yan ang shoutout mo. Kay Dark Hub PH, boss, maraming salamat po. At syempre doon sa iba pang nagsub sa amin, kay Frekay TV, boss, maraming salamat po. At kung trip nyo yung mga music, yung mga bagong music, yung pang video, okay, pwede nyo puntaan yung channel ni Frekay TV. Iwan ko pa yung link sa baba. At kay Boss Jan Aporo, boss, maraming salamat po. Kung hilig po kayo sa music, real talent po, pwede nyo pong puntahan po yung channel po ni Boss Jan Aporo. Maraming salamat po. Sa mga lahat po ng nakikinig po sa amin, nakasubscribe at hindi pa po nakasubscribe, maraming salamat po sa oras po na inilaan ninyo. Kayo po yung nagbibigay po sa amin ng lakas para magbigay po ng magagandang content. Maraming salamat po. Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet at meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay halaw sa tunay na pangyayari. Ito po ay kwento ng malayong pinsan ng nanay ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Tatay Anding. Nangyari po ito sa Antique, sa May Libertad, Antique. Ito po ang kwento. Simple lang ang buhay namin nun sa Antique. Karamihan sa amin ay nangingisda at nagsasaka. Ang aming mga tanim ang pangunahin namin pinagkukunan ng pagkain. At kung hindi pa anihan,
panginis na naman ang bumubuhay sa amin. Kaya marami kaming tanim, mga alagang hayop. At pagtatanim ang pangunahin naming gawain. Naggagapas din ako ng mga kawayan. Yung buho, yan ang gamit ko sa bahay at sa taniman. Sa probinsya nun, layo-layo ang kabahayan. Yung 1 kilometrong agwat ay matatawag na naming kapitbahay. Ganun po kalayo-layo ang kabahayan sa probinsya. Kaya napakalaking tulong yung may makakatulong ka sa bukid. Meron akong laging kasakasama doon. Pero kung ituring ko yun ay parang malapit kong kamag-anak. Siya si Mio. Siya ang madalas kong kasama sa pagtatanim at pagsasaka. Katulong sa anihan at sa paggagapas. Noong mga panahon na yun, usap-usapan sa baryo namin ang mga aswang. Pero madalas ay sa karatig baryo namin ito umaatake. Bigla na lamang naming mababalitaan na may nabiktima na namang sa kabilang baryo. Bagamat may halong takot ay kampante pa rin ako dahil ang dating may aswang na napadpad dito sa tabok ay nagkaisa kami mga taga-baryo. At si Miu pa ang humabol dun. Hindi nga lang naabutan. Isang araw, may nasagap na balita ang kapatid ko na ang aswang daw na umatake sa kabilang baryo ay dito daw sa baryo namin nagpunta. At nung sinubukan daw mambiktima, ay hinabol ng mga taong rumuronda. At sa baryo daw namin nagpunta sa katuluyan ng nawala. Kaya nakaramdam ng pangangamba yung mga kabaryo namin. Isa sa ginagamit naming pangutra sa aswang ay yung kawayan o yung buho. Paniniwala namin kapag natamaan o nasugatan ang aswang ng buho ay hindi na ito gagaling at magiging sanhi ng kanyang katapusan. Kaya kinausap ko si Mio na manguha kami ng mga buho bukas bilang paghahanda sa aswang. Noong mga panahon na yun kasi, nagdadalang tao yung aking asawa. Kaya minabuti kong paghandaan yun. Agad namang pumayag si Mio. Kinabukasan, nung dinaanan ko si Mio sa kanilang bahay ay bigla namang sumama ang tiyan nito. Kaya para di masayang yung oras ko, sinabi ko na ako na lamang ang kukuha. At dahil hindi siya makakasama sa akin, magpresenta na lang siya na titingnan-tingnan niya na lang daw yung mga alaga kong manok at mga tanim ko doon. Halos sa likuran lang naman kasi ng bakuran ko yung talamnan. Siya na lang daw ang titingin doon. Napakabuti talaga ni Mio. At talagang matulungin. Kaya nagpasalamat na ako at umalis na. Pagbalik ko mula sa kakawiyan, nakita ako si Mio na nagdidilig sa talamnan. Binati ko siya agad. Oh,
Kamusta na pakiramdam mo? Kala ko masakit pa yung tiyan mo. Bati ko. Medyo ayos na nung nilagyan ng banyos. Baka nalamigan lang. Sabi niya. Itinabi ko muna yung mga buho at pagkatapos tumulong na din ako sa talamnan. Nakakahiya na kay Mew . Nagpasalamat agad ako sa kanya. Sabi niya, wala yun. Para ano pa't naging magpipinsan tayo? Kung di niyo po na itatanong, malayong pinsan ko po si Mew. At bukod dun, kababata ako yun. Kaya parang kapatid ko na yun. Kaya laking pasalamat ko talaga kay Mew. Napakalaking tulong. Lalo na sa bukid. Kinabukasan, habang nasa pagkainan, kasama ko yung pamilya ko. Biglang dumating yung kapatid ko at may ibinalita na naman. Usap-usapan daw na umatake na naman daw yung aswang nung isang gabi. Doon daw ito umatake sa kabilang baryo. At dito na naman daw sa baryo namin nagpunta nung hinabol. Usap-usapan, si Mang Isko daw yun. Siya yung matanda na malapit sa bundok nakatira. Matagal nang usap-usapan yun dito pero wala namang makapagpatunay at wala ding maglakas loob na mapaalis yung matanda. At dahil sa mga bali-balitang yun, sinabihan ko yung pamilya ko na huwag maglalabas, lalo na paggabi sa katanghaling tapat. Sinabihan ko din si Mew na mag-ingat dahil dun. Yung sinasalakay kasi ng aswang ay parang papalapit na nang papalapit sa baryo namin. Noong mga panahon yun, doble ang aking pag-iingat at kaba. Dahil na din sa nagdadalang tao nga ang aking asawa. Isang gabi, nakarinig ako ng pagkaluskos sa likod ng aming bakuran. Kaya, inabuti kong tingnan kung ano yung nagdudulot ng kaluskos na yun. Dahil sa likod namin, andun yung mga manukong alaga. Dahan-dahan ako nagpunta sa likod. Ngunit bago ko ginawa yun, siniguro ko munang ligtas ang aking mag-iina. At naglagay na din ako ng asin sa aming paligid. At naglagay na rin ako ng walis na baliktad. Palihim akong pumunta sa likod bahay. Ngunit wala akong nakita. Kaya minabuti kong tingnan na rin sa bandang talamnan. Malapit lang din naman dun sa amin. Para makasiguro, nagdala ako ng itak at buho na pinatulis yung dulo. Halos nakayuko ako na nagpunta sa talamnan para mapagtakpan ang aking sarili. Iniisip ko kasi ng mga oras na yun baka may nangunguha ng aking mga tanim. Maya-maya pa, narating ko na yung talamnan. Nagmasid ako. At nagmanman ng ilang minuto. Tahimik ang kapaligiran. At unti-unti ay naging panatag na ang aking pakiramdam. Maya-maya pa
parang naihi ako. Doon ako pumunta sa gilid ng talamnan at doon ako umihi. Habang umihi ay may naalinagan ako. Sa di kalayuan ay may natanaw akong parang tao at nang medyo nasinagan siya ng buwan, naaninagan ko nga isang ang tao at nakatalikod siya. Habang tumatagal ay parang napapansin kong pamilyar ang kanyang tindig. Nang tuluyan ng naaninagad ng buwan ay nakilala ko na si Miu lang pala. Baka narinig niya din yung kaluskos kanina kaya lumabas. At sa pa, hiningan ko talaga ng tulong yan si Miu na magmatsyag sa lugar namin lalo pag gabi. Mahirap na. Nagdadalang tao ang asawa ko. Maaasahan talaga si Miu. Wala talaga akong masabi. Yun na lang ang nasa isip ko. Kaya pagkatapos kong umihi, lumakad ako patungo sa kinaroroonan niya. Malayo pa lang, tinawag ko na siya. Pero hindi siya lumilingon. Baka hindi niya ako naririnig. Kaya hinayaan ko lang. Nang medyo nakalapit pa ako ng konti, tinawag ko ulit. Pero sa pagkakataon to, yumuko si Miu. At anyong parang tumutuwad. Yung dalawang kamay niya ay inilapag niya sa lupa. At sa hindi mapailuanag na pangyayari, ay biglang humaba ang buhok ni Miu. Natigilan ako. Biglang kakaibang kilabot ang naramdam ko ng mga oras na yun. Para akong naparalisa. Sa isang iglap, ibigla akong sinugod ni Miu. Hindi pang karaniwang bilis at tiksi ang aking nasaksihan. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko. Para akong natutulala. Anong gagawin ko? Pagkalapit ni Miu, lumundag ito. At sinakman ako. Sa hindi ko malaman na dahilan ay nawala ako sa pagkakatulala at naikalang ko ang kamay ko sa kanyang liig at natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakikipagpambuno kay Miu. Kitang kita ko yung mga nanlilisik ng mga mata at mga pangil. Napatumba ako nun. Sinabayan niya yun ng sunggab. Agad kong hinawakan ang kanyang liig at buhok upang pigilan ang kanyang pagsunggab. Subalit napakadulas ng kanyang buhok. Halos hindi mo mahawakan sa sobrang dulas. Buti na lamang, yung bisig ko ay nakaharang sa kanyang liig upang mapigilan ang kanyang sakmal. Dahil hindi ko mahawakan ang kanyang buhok, ipinangsangga ko na lamang ang isa kong kamay nung akma niya akong kakalmutin. Napakalakas niya. Hindi pang karaniwan. Nakakubabaw siya sa akin at pakiramdam ko ng mga oras na yun ay paubos na ang aking lakas. Napatawag na talaga ako sa Diyos dahil pakiramdam ko hindi ko na kaya. Nung mga sandaling yun ay biglang nag-ingayan yung mga alaga naming manok at mga pato at nagtaawulan na din yung mga aso. Dahil dun ay pansamantalang nawala ang atensyon niya sa akin at nabaling sa ingay ng kapaligiran.
pagkakataon ko na yun. Swerte ko naman at naabot ko yung buho na nabitawan ko kanina. Dinampot ko agad yun. Pero dahil may kahabaan yun, hindi ko alam kung saan sa kanya tatama yun. Kaya, tinala ko na lang basta. Sa isang iglap, bigla siya nagsisisigaw sa sakit. Kakaibang panaghoy at atungal ang kanyang nilikha. Nakakakilabot. Tumusok yung buho sa kanyang hita. At lalo ko pa yung binon. Bigla siyang bumitaw sa akin at ako'y nakawala mula sa kanyang pagkakubabaw. Kitang kita ko na nasaktan siya ng husto at tumakbo sa kadiliman. Hindi ko na siya sinundan dahil alam ko naman kung saan siya pupunta at kung ano ang kahihinat na niya. Wala naman akong natamong matinding pinsala maliban sa mga galos at gasgas. Ngunit laking pasalamat ko na nakaligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Pero ako'y lubhang nabagabag sa pangyayari. Hindi ko ubos maisip na yung pinsan ko, yung aswang, si Mio, siya yung aswang. At ako mismo ang inatake niya. Ang bigat sa loob ko ng mga nangyari. Na kailangan kong patayin ang pinsan ko. Dahil kung hindi, ay malamang ako at ang pamilya ko ang kanyang bibiktimahin. Pag-uwi ko, ay naabutan kong takot na takot ang aking asawa. Ngunit yung anak ko naman ay nakatulog na. Sinabi ko sa asawa ko na wala na siyang dapat ikatakot dahil alam ko hindi na magtatagal ang buhay ng aswang. Ikinuwento ko sa asawa ko ang nangyari. At sinabi ko din na huwag ipagsabi kahit kanino. Magdamag akong gising nun habang binabantayan ko ang aking mag-iina. Kinaumagahan, maaga pa lamang kumakatok na agad sa aming kubo ang kapatid kong babae. Humahango siya at gulat na ibinalita sa amin na patay na daw si Mio. Aksidente daw nitong nadapaan ng kanyang itak at natusok ito. Yun daw ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At dahil malapit si Mio sa aming pamilya, ay labis nilang ikinabigla yun. Pero, hindi ko na yun ikinagulat. Mula pa kagabi, ay alam ko na ang kanyang kasasapitan. Nung araw din yun, ay inilibing si Mio. Pagkalipas ng isang araw, ay umalis na ang kanyang pamilya at lumipat sa ibang baryo. Hindi ako nakipaglibing at ikinagulat yun ng aking mga kapatid at magulang. Nagdahilan na lamang ako na masama ang aking pakiramdam. Ngunit, paglipas ng ilang araw, kinuwento ko rin sa mga kapatid ko at magulang ko yung tungkol kay Mio. Ngunit mahigpit kong ipinagbilin na huwag sasabihin sa aming mga kabaryo. Pasalamat pa din talaga ako sa Diyos dahil nakaligtas kami sa tiyak na kapahamakan. Pero hindi ko malilimutan nang isang mabuting tao ay magiging isang aswang. Kung paano siya naging aswang ay isang malaking palaisipan sa amin.
Napakahiwaga talaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang araw po. At kung naibigan po ninyo ang ating kwento ay maaari po bang pakiclick ang like button pati na din po ang subscribe. At pakihit na din po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. At kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.